Hi everyone, welcome sa ating Java Tutorial for Beginner Series. So ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang while loop. Click new project, then Java with me, then click Java application, click next, then type while loop. Click finish, then click this package, add Java class. Our class name while loop. Click finish. I-zoom in ko muna. Okay. So, create tayo ng main method. And dito, ituturo ko sa inyo yung syntax ng while loop. Okay, then so, ito yung statement, then ito yung boolean expression. Okay, so boolean expression, then while. So ituturo ko yung cycle ng while loop sa Java. So dito, una, itetest niya yung condition. If it is true, then go to statement. Then, back to boolean expression sa condition. So, if it is true, then back to statement. If it is back to boolean expression of condition. If it is false, then the loop is executed. Okay, then next is example of the boolean expression is example 5 5 less than 10, it returns to true. So after the condition is true, then go to statement. So next is back to the condition. So if it is true, then go to statement. That is the syntax of while loop. So ngayon, mag-initialize muna tayo I equals 1. Then dito I less than 10 or equal 10. So mag-print out tayo ng I. Ganito yung cycle ng loop. So 1 less than or equal 10, then that is true, then ipiprint niya itong statement I equal 1. Then next is babalik siya dito sa loop, which is 1 less than equal 10. So hindi matatapos yung loop natin, so mag-a-add tayo ng I increment. Pagkatapos dito 1 less than or equal 10, then pupunta siya sa ating statement I equal 1, then 1 plus 1, so 2. So dito ngayon ay 2 less than equal 10, then print niya yung I equal 2. So ganito. So ipiprint niya yung 1, 2, 3 hanggang 10. So ganito. Run. Okay. So tingnan natin sa console. Okay, ganito yung loop. Okay, so ngayon ay pag-usapan naman natin yung mga nested loop. For example, while ganito. If it is false na yan, guys, sa umpisa, mag-error na yan sa compiler kasi wala na siyang kailangan, hindi na kailangan yung loop kasi hindi na siya pupunta sa statement. So, mag-error na yan, guys. So, kapag true, okay, hindi siya nag-error. So, pag-usapan naman natin yung break and continue. So dito, guys, bakit hindi mag-error? So for example, 10, nag-uumpisa siya sa false na boolean expression. So for example, less than 10, 1 less than 10, so magiging false na yan, guys, di ba? So yung
yung condition, hindi na kailangan ng while. Pero kung ganito yan guys, kung true, hanggang true, so mag infinite loop yan. So dito natin pag ilalagay natin, for example, system, then print infinite, which is true yung condition, yung boolean expression, so ating i-break. So tingnan natin, run. So i-break na niya yung condition. Ano, hindi pa na save sa ating memory. Okay, clean and build. Then pagkatapos ating i-run ulit. Close natin tong isa. Okay. So break niya yung loop. For example, kung bakit ba kailangan na true yung condition? Kasi guys, for example, meron tayong hinihintay sa program, halimbawa sa tunay na mundo. Meron tayong hinihintay na tao hanggang, for example, 9 a.m. to 11 a.m. So, dalawang oras, pero hindi natin malalaman kung kailan dadating. So, for example, dumating siya sa 9:15. So, yung range na ating paghihintay dapat ay 9 to 11. So, mga 15 minutes lang yung late niya. So, yung rest, kailangan na natin yung i-break para yung proseso ay hindi na natin yun kakailangan na maghintay kasi dumating na yun. For example guys, kung merong maraming nested na loop, puro true yan, hanggang umabot sa 1000 na loop. So halimbawa, 'di ba? Halimbawa lang yan guys. So kung maganyan, imposible naman yata maabot ng 1000, pero hindi natin malalaman. Pero for example, kung ganito, lalagay na tayo ng label. For example, pang ilan na yung loop na yan. So ito ay lagyan natin ng label ng first label, 'di ba? That is first this loop, that is first na label. So para hindi mo para malaman mo na itong loop ay ikaunang loop pala. Then ito, or inner loop or outer loop, 'di ba? So second, 'di ba? So itong while na loop na ito ay pang second, 'di ba? So ganyan. So for example, kung i-break mo yung first, okay? 'Di ba? Break mo yung second, tatawagin mo na lang yun ang label niya. Break first. Okay? So for example, system, 'di ba? Out. Break. So tingnan natin guys. Run. So itong infinite loop na ito, i-break na yung itong first na loop. So tingnan natin, i-clean and build na natin guys. Then run again. So i-break niya yung first na loop. So wala na kailangang loop na infinite. So matatapos dito kasi tinapos na niya. Okay, break na yung first na loop na ito. Yung ito ay wala na kasi break na itong first loop natin, yung outer loop. Yung mga inner loop ay magiging wala ng kwenta. So dito naman tayo guys, may example. So example ko muna yung basic. Okay. So while, okay, and equals I equal 1, then for example, while is while true, then system, yung break and continue ating pag-usapan yan, then
first look. Okay. Then pagkatapos niyan guys is okay. So while true. Okay. Then sa while na loop na ito ay ating i plus plus, increment tayo ng i, then ano pa, okay, print tayo ng i equal plus, i-concat natin yun guys, yung i, then magkukondisyon tayo dito ng if i equal, for example, 2, then continue, di ba? Continue. Okay. Equal. Then dito magkukondisyon naman tayo ng if i equal 7, then okay, so para ma-continue yung makikita natin yung continue. Continue, then dito yung break, if equal 7, i equal 7, so break na yung loop. Okay, break, ito yung i-break natin first loop. Okay, so ito na, so run natin. I-clean and build natin kasi loop yun, no? May error yung NetBeans natin. Then run ulit. So i-zoom out ko guys para makikita ninyo. So ito yun guys. So if it is dito true, then first loop, so reprint niya yung first loop, then next is while equals true, then 1 plus 1 equals 2, then iprint niya yung 2, then print niya yung continue, then continue, then nag-loop na naman siya. So i, okay, i loop siya, i plus 1, plus 2 plus 1 equals 3. So hindi niya ito babasahin kasi 3 na yung i not equal 2. So pupunta siya sa dito sa print niya yung 3, then babalik siya sa true, then 3 plus 1 plus 1 equals 4, then print niya yung 4. Then hanggang sa yung i equals 7, so ipiprint niya yung break, then break the loop first. So ibibreak niya yung loop na first. So ganito yung purpose ng continue. So for example, if we continue this, for example, let's put label second. So i-continue natin yung second. Okay. So for example, i-clean and build muna natin kasi hindi ko na alam yung reinstall siguro tong NetBeans na ito. Okay. Then run kasi nagde-test ako ng maraming loop, infinite loop. Then
nagkaganito na yung meat beans ko. So ito, so continue yung second, pero hanggang sa ang I nagiging equal 7. So pag dito na condition is true, then papasok siya sa statement na print. Piprint niya yung break, then next line is break first, which is ibibreak niya yung first na label na loop. So tapos na. So ganito yung output, guys. So yan yung purpose ng break continue sa loop. So for example, sa for loop, discuss yun, magagamit yung continue and break kasi merong label. Yun yung purpose karamihan sa label, guys. Kasi kung marami na yung loop na walang ganitong label, so hindi natin malalaman kung pang ilan na yung loop na ginawa mo sa mga nested loop. So sana meron kayong natutunan dito, guys, sa aking tutorial. At huwag kayong kalimutan yung pag-subscribe sa channel na ito. I hope na mag-subscribe kayo at i-like nyo yung channel ko. At dito lang, guys. So maraming salamat. At sa mga subscriber ko, maraming salamat sa inyong panonood sa aking mga video. Maraming salamat. At next ay pag-usapan natin yung do while loop. Okay, so maraming salamat.